Hello guys, good morning. Guys, mayroon akong i-share sa inyo today about this cassette tape player, guys, no. Itong cassette kasi, guys, sumikat ito nung mga 80s or 90s. At kahit nga po year 2000, marami pa rin pong gumagamit nito. Ngayon, guys, marami akong nakikita ngayon sa Japan Surplus na mga binibentang mga cassette tape galing sa Japan. So, itong akin, guys, binili ko po ito, guys, sa Japan Surplus, no? At ina-adjust ko siya, no? Ngayon, kapag ginagamit mo ito minsan ang punog po nito, guys, ay flap. O di kaya ma-bass siya, wala po siyang kalansing. Usually, ang cause ng mga ganyang problema itong tape head, no? Itong tape head, guys, no? Maybe marumi siya or kulang po siya sa alignment. Kaya today, guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po pagandahin ang tunog ng cassette na ito, no? Sa pamamagitan ng paglinis at pag-adjust nitong tape head, no? So, guys, mayroon po akong cassette tape dito. Patugtugin po natin para mapakinggan po natin itong cassette player na ito, no? Yan. Narinig nyo, guys? Ha? Diba ang tunog niya parang flat siya? Parang flat ang tunog, no? So, ibig sabihin, kailangan po nating linisin ang kanyang tape head, no? So, paano po ba maglinis? Simple lang, guys, ang paglinis nito, guys. Kailangan kumuha ka lang nitong cotton buds, no? Pwede po nating basahin po ito ng alcohol para mas okay po siya, no? Pero so far, nakita ko kasi ang tape head niya okay pa naman konti. Pero linisin ko pa rin, guys, no? Dito po nililinisin, guys. Yan. Yan. Okay? So, subukan ulit natin, syempre, dahil nalinis natin, para malinig natin, no? Kung ano ang naging epekto ng paglinis ko, no? Narinig po nyo? Nagkaroon po siya ng kaunting kalansing, di ba? So, ibig sabihin, baka marumi na yung tipet. Pero parang mayroon pa rin siyang kulang, eh, no? Mayroon ka pong hinahanap ba sa tainga mo na parang mayroon siyang kalansing. So, ang gagawin natin, guys, palalabasin natin ang kalansing sa pamamagitan po ng pag-adjust, no? Pag-adjust nitong dalawang ng screw na ito. Dito po sa tape head po, nakakabit po ito dito sa kanyang mechanism. So, isa po sa mga screw na ito ang dapat nating adjustin, no? At pakinggan po ninyo, guys, nagbabago po yung sounds niya. Okay, adjustin po natin, ha. Narinig nyo, guys? Lumabas po yung kanyang high, di ba? Ano man ang mga paniniwala sa ating iisang mundo. Rewind po muna natin, no? So, narinig po ninyo, nagkaroon po siya ng kalansing. Yung high po, lumabas po yung kanyang high, no? So, yan lang po, guys, no? Kapag halimbawa, naririnig ninyo na medyo flat ang tunog ng inyong cassette player. So, dalawang bagay lang po yan. Either marumi yung kanyang head or kailangan po ng alignment or adjustment ang kanyang tape head, no? Okay? Mayroon po kasing spring yan dito sa holder niya. Okay, i-play uli natin.
narinig niyo guys. So medyo gumanda na po yung tunog niya. Kumbaga, parang naririnig mo na parang kumpleto na siya. Mayroon siyang bass, mayroon siyang kalansing, no, or kanyang treble, no. So, yun guys, ang dapat nating gawin kapag matagal na po yung cassette natin na matagal na natin ginagamit, pero later on nagiging flat na siya. So yan lang po ang dapat natin gawin guys. So sana guys nakapulutan po ninyo ng counting info yung tinuro ko today, at marami pa pong mga kaalaman, no, ang isi-share ko sa inyo sa mga susunod ko video. Maraming salamat po. Thank you.